Okay guys, good morning and welcome back to my channel. So guys, medyo mabagyo ang panahon natin ngayon, so hindi tayo makakalabas at makakapag-vlog doon sa labas. So nandito ako ngayon at para i-share sa inyo no, yung mga dahilan kung bakit nawawala ang katabaan ng ating lupa. So ito po ay 5 causes of loss in soil fertility. Okay, so number 1 guys, ay yung complete removal of crop residues, no? So yung pagtatanggal ng mga damo at mga natitirang halaman, no, na yung pinagpilian, yun po ay kailangan nating ibalik dun sa lupa sa pamamagitan ng pagkumpos sa kanila, no? Or either ipapakain natin sa ating mga alagang livestock na sa ganun magiging manure sila at sila namang ibabalik natin dito sa lupa na ating pinagtaniman. Karamihan sa ating mga farmers, no, lalong-lalo na sa probinsya, halimbawa na lang sa palay, no, pagtatanim ng palay. Karamihan sa ating mga farmers doon, after sila mag-harvest, no, yung mga rice stubble, rice straw, yung mga dayami, sinusunog nila guys, which is dapat hindi natin gawin yan. Dahil yun ay napakalaking tulong para mapanatili natin yung soil fertility. Na kailangan gawin dapat ng ating mga farmers, no, after harvest sila ng kanilang mga crops, ipunin nila yung mga natitirang residues, no? Then i-compost nila at gawing compost, then ibabalik doon sa lupang pinagtatanim. Okay, pangalawa guys ay yung continuous cropping system. So ibig sabihin nito guys ay yung tuloy-tuloy na pagtatanim sa ating lupain. Ni dapat guys, pinapahinga natin ang ating lupain at may panahon tayong i-condition ito para sa susunod na crops na ating itatanim. Kung hindi man guys, no, kailangan natin i-practice yung green manuring or yung pagtatanim ng mga green leafy vegetables or leguminous crops na sa ganun ay mapapakinabangan ng mga susunod na crops yung nutrients na nagmula doon sa mga leguminous plants. Number 3, ito po yung imbalance fertilizer application, no? So karamihan sa ating mga farmers guys, ito yung kakulangan sa kanila, no? Yung hindi nila alam kung gaano karaming fertilizer at kailan dapat sila maglalagay. Na sa ganun, naging alipin sila ng mga chemical company na nagre-resulta ng napakataas na cost of productions doon sa inputs. Ni dapat ang gagawin ng isang farmers guys ay ipapa-analyze muna yung lupa na sa ganoon malaman nila kung anong klaseng fertilizer, gaano kadami at kailan dapat sila maglalagay nito. Katotohanan kasi guys, no, sa mundo ng fertilization, yung sobra at kulang ng paglalagay ng fertilizer sa ating mga area o lupain ay nakakadulot ito ng nutritional disorder. Okay? So pag sinabi natin nutritional disorder, meron po itong tinatawag na deficiency and toxicity. Halimbawa lang guys doon sa phosphorus, calcium, magnesium, pag ito ay deficient doon sa ating lupa at toxic sila sa aluminum, iron and zinc, definitely ang lupa natin ay acidic. Okay? So kung ang lupa natin ay naging acidic, nagkaroon na ngayon ng kahirapan doon sa mga halaman, no, to absorb nutrients. Or nakikita natin na hindi maganda ang resulta ng pagtubo ng mga halaman doon sa mga acidic area. Although meron naman guys mga halaman na acid-loving plants, no, but most of the crops na ating ginagamit sa pang-araw-araw ay nabubuhay doon sa neutral na pH ng lupa. So ang dapat gawin ng ating mga farmers guys para nakakasiguro na hindi masasayang yung oras at puhunan, no, na pupunta lang doon sa kakabili ng mga fertilizer, kailangan talaga nila ugaliing ipa-analyze ang soil, then kung ano man yung recommendation doon sa analysisyon, kailangan i-implement doon sa farm. At pang-apat guys, ito po yung climate and soil types, no? Yung climate, ang klima guys, nakakaapekto ito doon sa katabaan ng ating lupa. Lalong-lalo na pag nagkaroon tayo ng matagal na drought, no, yung summer, then yung rainy season, nakakaapekto din ito sa fertility ng ating lupa, no? Halimbawa sa tag-ulan, anumang compost o anumang inputs ang ating nilalagay sa ating lupa, kung ito po ay umuulan araw-araw, napakalaking chance na mawawala, no, yung ating mga nilalagay na inputs doon, lalong-lalo na kapag ang foundation ng ating taniman ay hindi naka-raised bed, no?
sa mga open field dyan, once maglagay tayo ng inputs doon sa ating mga plot, at biglang lumakas ang ulan, napakalaking sayang guys, maaanod lang yun. Yun po yung tinatawag nilang leaching and runoff, no? Okay guys, at ang panglima, ito po yung pinaka-importante, no? Lack of proper cropping system. Ito po ay hindi nagagawa ng karamihan sa ating mga farmers. Na dapat guys, ang ginagawa ng isang farmer ay planuhin ng maayos yung mga crops na itatanim at susunod na mga itatanim. Na sa ganun guys, maiwasan natin ang pagkalugi, no? At pagkawala ng nutrition doon sa lupa. Dahil alam naman natin na pag monocropping ang ating practice, iisang klaseng halaman ang itatanim natin sa iisang lugar, chance is maliban sa magkaroon tayo ng infestation dahil sa bawat halaman kasi guys ay mayroong kanya-kanyang pest and disease, no? So kung iisang halaman ang itatanim natin sa iisang lugar, posible na magkaroon tayo ng massive infestation. Okay, so pag nangyari yan guys, doon po ay malulugi ang isang farmers. Okay, so pagdating naman sa soil fertility, kung iisang halaman lang ang itatanim natin sa isang lugar, chances mauubos din yung nutrition na nandun sa lupa, lalong-lalo na kung hindi tayo nagre-replenish ng mga nutrients na ating nakukuha dun sa lupa. Solusyon guys sa ganitong klaseng problema, dapat planuhin ng isang farmers ang kanyang crops na itatanim at ipapractice ang tinatawag nating general crop rotations, no? So magsimula siya doon sa leafy vegetables to fruiting vegetables to root crops and so on, no? Okay, so hanggang dito na lang muna guys yung aking vlog for today. Thank you for watching and happy farming!